Na-experience nyo na ba ang mag-alay lakad? Kung hindi pa, halina at chingos in faith at samahan akong mag-alay lakad para sa video ito. Last April 1st nga, Sabado matapos ang Viernes Dolores at araw bago ang Domingo de Ramos. Isinagawa ang kauna-unahang Penitential Walk dito sa aming parokya sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph. O mas kilala rin ito sa tawag na Alay Lakad. At nagsimula nga ito around 4 ng madaling araw. Tinaluhan ito ng napaharaming tao kahit na first time nito mangyari. Habang nga kami ay naglalakad patungo doon sa aming pupuntahan, kami ay nagdarasal ng Via Crucis at ng Holy Rosary. Dahil nga malalayo yung pagitan ng bawat station, so pinapagitnaan namin talaga siya ng Rosary. Tuloy-tuloy lang nga yung aming pagdarasal ng Rosary at Via Crucis. So habang papunta kami sa next station, dinarasal namin yung Rosary. At kapag nakarating na kami, hihinto yung pagdarasal ng Rosary at darasalin yung para doon sa next station. Aside from doon, meron din kaming daladalang krus na malaki na binubuhat. Nagsasalit-salitan yung mga tao kung sino ang gustong magbuhat. At aside din doon, meron ding mga palafang sa bawat station. Meron ding mga inihandang pagkain para sa mga sumama sa pag-aalay lakad. Kaya naman, thank you din sa mga sponsor. At dahil nga nag-alay lakad na din lang naman ako, linubos-lubos ko na. Hindi na ako nag-inom-inom ng tubig, walang kain-kain, sakripisyo lang talaga yung person. Pero meron akong daladalang inuman or tubig, pero di ko naman siya nainom. At sa dulo nga nung mga nag-alay lakad, kasama rin namin yung imahe ng Poong Nazareno. Nakasakay siya sa truck, of course. Kita naman, di ba? Pero ito, share ko lang sa inyo. Before talaga, mahilig talaga ako mag-isip-isip ng mga activities, na mga gusto ko bang mangyari sa buhay. At isa nga sa naisipan ko din na activity is yung ganitong alay lakad. Meron akong dalawang pinagpili ang ruta na dadaanan sana ng alay lakad. At isa nga ito sa choices ko, yung paglalakad ng 7 kilometer papunta sa lugar na aming pupuntahan. Pero of course, lilinawin ko lang, hindi naman ako ang nag-propose ng activity na ito. Ibigay natin yung credit sa pastoral council ng aming parokya sa pangunguna ng aming kura paroko na si Father Louis. Mahigit 3 oras nga bago kami makarating doon sa aming pupuntahan, kasi sabi ko nga 7 kilometers nga itong linakad namin. At sabi rin ni Father Tito Oliva sa kaniyang homily, hindi matatapos sa pagpoprosesyon ang Holy Week, dapat matapos ito sa pagbabagong buhay. Parang ganun yung thought ng kanyang homily. At sa wakas, nakarating na rin kami sa parokya ni Santo Padre Pio. Sabi rin nga ng kura paroko dito na si Father Tito, welcome na welcome kayong bumisita anytime sa parokya. Dahil bukas naman ito maghapon. At sa mga gustong bumisita rin sa first class relic ni Padre Pio para magdasal, meron din pong available dito sa may kilid. Kaya pwede nyong puntahan.